sa ulo ng mga nagbabagang balita. UST, binaha! Libo-libing Tomasino na stranded. Posibleng solusyon sa baha, inihayag ni Dean Fernandez. Matapos ang ilang kanselasyon, welcome mo! Natuloy na! Ang pananaw ng mga Tomasino tungkol sa plagiarism, abangan sa Kuro-Kuro ni Kijo! La, mula sa UST Town, ito ah, Tomas Veritas! Narito ang isa sa mga pinagkakatiwalaang tagapagbalita ng bagong henerasyon, Jaime Campos. Magandang gabi. Sinubok ang katatagan ng higit 1,000 Tomasino matapos ma-stranded sa loob ng Universidad ng Santo Tomas. Sa kabila ng sakuna ay nanaig ang sama-samang pagtulong ng mga estudyante, profesor at maging mga dekano at ilang opisyales na nanatiling gising upang masiguro ang kaligtasan ng marami. Ang totoong kwento, ilalahad ni Ann Claristia. Magkakasamang nagdamayan ang mga Tomasino sa pagdaan ng isang biglaang unos sa pamantasan. Tinatayang 1,590 ang bilang ng mga estudyante na nagpalipas ng gabi sa loob ng UST matapos bahain ang campus at mga katabing kalsada nito. Sa tweet ng UST's 10th Central Student Council, sinabi nitong direktiba ni Secretary General Father Winston Cabading na panatilihin ang mga mag-aaral sa kani-kanilang gusali. Ang Tanyan Key Student Center at ang Pew Pavilion ay nagsilbi na ring mga evacuation center. Iba't iba naman ang pinagkaabalahan ng mga na-stranded. Sa Faculty of Arts and Letters, ang mga mag-aaral ay binigyan ng libreng pagkain. Nakipag-coordinate kami sa Office of the Secretary General through his Executive Secretary at sinabi namin na merong mga stranded students and faculty members sa Arts and Letters. And then we were told to just stand by and wait for further instructions. So ang ginawa namin ay binilang namin yung mga estudyante na nandito at sinabi namin sa kanila na manatili lamang sa isang safe na lugar. Yung iba, they decided to stay dito sa second floor. Ang iba naman ay dumiretso na sa Tanyan Key Building because we also got an instruction na ipunin yung mga estudyante dun sa Tanyan Key para kung sakali mang may mga further instructions, sa isang lugar na lang ang pagdadala ng information. Tinansela ang klase sa UST kinabukasan upang makauwi ang mga mag-aaral at staff na na-stranded. Ayon sa PAGASA, ang pagbaha na naranasan sa area ng UST ay dulot ng malakas na pag-ulan na dala ng Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon, balik na sa normal ang tampo ng buhay dito sa UST. Subalit na nagliling hangda ang mga mag-aaral at administrador sa maaaring pagdating ng ano bang kanamilan. At para sa utos na maaaring matilang maharapin, maaasahan yung pagpapakita ng pagkatulungan at pagkakaisa, mga gawing natapos. Ako po si Alicia, Tomasino ako. Nagsilbing aral sa mga Tomasino ang pananalanta ng mga nakalipas na bagyo. Kaya naman marami sa mga opisyales ng UST ang nagmumungkahi kung paano maiwasan ang matinding pagbaha.
Isa na sa kanila si Architecture D. John Joseph Fernandez. Narito si Lynette Pevero para iulat ang katotohanan. Makikita sa aking kaliwa ang kahabaan ng Spanya kung saan madalas nararanasan ang pambaha. Kaya naman pati ang Universidad ng Santo Tomas ay apektado. Ayon sa dekano ng College of Architecture na si John Joseph Fernandez, malabong mapigilan ang pagbaha sa palibot ng Universidad ng Santo Tomas dahil ito ay below sea level. Ngunit, kanyang iminungkahi na maaari pa rin maiwasan ang pagpasok ng tubig sa loob ng campus kung maglalagay ng cofferdam sa paligid ng universidad. Ang cofferdam ay binase sa flood control ng Singapore. Subalit, inamin ng dekano na ang pagpapatupad ng mga solusyong tulad ng cofferdam ay hindi agad maisa sa katuparan. Ito ay dahil kinakailangang iangkop ang disenyo sa kabuuan ng UST at isaalang-alang ang pagiging national treasure nito. Sir, kung sakali po na may-adopt na ng UST yung cofferdam, ano po yung mga advantages niya? Yung proposed cofferdam, if ituloy. Apo. Well, one thing, if it's going to be constructed, this is supposed to delay floodwaters from getting into the campus. Okay? It will not stop the flooding. It will just delay. Meaning to say, the people within the campus would still be able to move around from building to building, or at least if they want to leave the premises, the campus, magagawa pa nila without necessarily, you know, wading in the floodwaters. So it would be a big help. At the same time, especially the offices that are in the ground floor, they would have more time to like transfer their file, their equipment, their furniture on a higher plane. Kumbaga. Well, actually, when you say kasi a structure is a national treasure, I'll give you an example. In Egypt, there are several structures that are known as heritage or national treasures. Temple of Luxor, Abu Simbel, mga ganon. When they built the Aswan Dam, this raised waters sa Nile. And the raising actually of the water actually reached this heritage structure, these national treasures. So what they did was actually move piece by piece each structure to a higher level para hindi na siya mababad sa tubig. Now similarly, when you say UST is a national treasure, the main buildings are, it should be protected from flooding, from fire, from earthquake, and preserve as much as possible. Now, with the cofferdam, at least hindi basta-basta bumaba. Unlike, you know, if our experience a few weeks ago, parang bumulo ng ilan ng sandali, wala na, stranded na tayong lahat dito. I know for a fact kasi I went home at 5 in the morning that day. I got stranded also. So it's the same thing. Ang baha, ang tubig, nandun na sa main building na pumasok na sa loob ng building. Matapos ang mahabang paghihintay at ilang kanselasyon, sa wakas ay naidaos rin ang pinakahihintay na Tomasian Welcome Walk sa araw na ito. Ang buong katotohanan, isasalaysay ni Nico Policarpio. 12,000 freshmen ang nakilahok sa annual Tomasian Welcome Walk, kung saan sila ay formal nang tinanggap ng Universidad bilang Tomasino. Ito ay matapos ang ilang ulit na suspensyon, gawa ng pagsusungit ng panahon na nagdulot ng pagbaha sa loob ng universidad. Narito po tayo ngayon sa likod ng USC Arc of the Centuries, kung saan kasama po yung gumadaan ang mga taga-faculty of pharmacy. Ayon sa Central Student Council, ngayong taon ay hinati ang mga freshmen sa dalawang grupo upang magkasya sila sa Quadricentennial Pavilion na napagdarausan ng banal na misa. Ngunit kagaya ng nakaugalian, kanya-kanya pa rin gimmick ang mga mag-aaral upang makilala ang kani-kanilang mga fakultad. Ang ilan ay gumamit ng mga lobo, ribbons,
maskara at headband. Habang ang iba naman ay nag-imbita pa ng dragon dancers. Ayon sa mga estudyante, hindi naman nakaapekto ang mga suspensyon sa kanilang pananabik sa nasabing selebrasyon. Anong pakiramdam mo ngayon at natuloy na sa wakas yung freshman mo after? Sobrang saya kasi ang tagal po namin naghihintay kasi sobrang atatatapo kami para dito. Kaya sobrang saya ko. Hindi naman ako mabay excitement level. Tuloy-tuloy naman ang pagbabantay ng mga kinauukulan upang siguruhin ang kaligtasan ng mga freshmen. Wala ring naiulat na malalang insidente habang nagaganap ang nasabing parada. Ang tanong ko lang po, ano po yung security measures na ginawa ng UST? Kamusta po? Nag-tutuloy-tuloy po ba? Maayos naman po. Lahat po ng security personnel na nakadeploy, organized po lahat. Tapos okay naman po ba? Wala pa naman po ang tower to Wala po. Para bigyan tayo ng update sa nagaganap at the Mash and Welcome Walk Concert, narito si Nika Policarpio live sa Plaza Mayor. Nika, kumusta daw sa Plaza Mayor? Hi, me. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin ang pagdiriwang ng mga bagong miyembro ng fashion community. Sa likod ko nga, makikita ang katatapos lang mag-perform ng Never the Strangers. Ano naman ang nakita mong reaksyon ng mga freshmen? Masaya ba sila? Salamat, Nika Policarpio. Ngayon naman ay dadako na tayo sa paboritong segment ng lahat, ang Kuro-Kuro-Kijo. Sa gabing ito, alamin natin kung ano ang masasabi ng mga Tomasino sa plagiarism. Kijo, ano ang Kuro-Kuro mo at ng ating mga kapwa Tomasino kukul dito? Uy, kopya ka ng kopya dyan. Plagiarism. Sikat na salita, copy and pasting. Na hindi nagsasite ng sources mo. Plagiarism. Ha? Baduy. Ha? Alam ko yung plagiarism. Oo, kilala ko. Alam niyo kung ano yung alam ko yun. Parang partly oo at partly hindi kasi parang nag-provide naman siya ng kung kanino. Senator, high position, di ba? Parang what's your point na mag-plagiarize ka? May right ka na marunong ka na mag-write ng mga English-English, mga Tagalog siguro. Siyempre, Senator K. So what's the point of plagiarism, diba? So napirma na ngayon ng Presidente ang Cybercrime Act of 2012. At ngayon ginagamit siya ng Tito Soto para depensa ng kanyang sarili. Kasi, binubuli daw siya. Ano sabi daw, kuya? Binubuli daw siya. Wala ba kayo? Ito po ang mga kwentong tunay na naganap sa Universidad ng Santo Tomas. Iniatin sa inyo ng buong katapatan, walang labis, walang kulang. Ako si Jaime Campos, naglilingkod sa ngalan ng katotohanan. Keep the faith, UST!